No? No. No mask? No mask, no process? I like my hair, Popo. Beautiful, huh? Thank you so much, Popo. Subscribe! Hi guys! What's up, what's up? And this is Ate Jono P. And welcome back to my channel. At ayan guys, sabi ko nga sa inyo dati, di ba marami akong videos na nakastock lang dito sa phone ko. Yung holiday namin sa Thailand. At nakabalik na kami ulit. And dito pa rin yung mga old videos ko, di ba? Pero yan ngayon ang i-share ko sa inyo. So kung nakita nyo nga doon sa preview na dinala ko ni Lola sa salon. At eto yun, nag-abang na kami ng masasakyan namin, nag-grab kami. At dinala ko ni Lola doon. Sabi niya sa akin, halika, mag-relax ka naman, pagupit ka ng buhok, magpamassage ka ng ulo mo. Sabi niya gano'n. Alam niya gano'n kakulit yung mga alaga ko, yung mga apo niya. Kaya tinrit ako ni Lola. Super bite ni Lola niyan sa akin. Yeah. So at ayan na nga guys, hindi ko naintindihan kung anong pinag-usapan nila, pinagkasunduan nila. Pero ayan, nahiga na ako at inumpisahan na yung paghugas ng buhok ko. Talagang super enjoy ko talaga nito guys. As in, ang tawag niya ito, ang sarap, ang gaan-gaan ng kamay ni ate. Very gentle niya talagang kinukot-kot yung ulo ko. Parang feeling ko yung mga pitong patong na balakubak na tanggal sa ulo ko. As in, asap-sap sa pakiramdam. Tapos ayan, as in talaga ilang beses niya sinampo yan. Tapos ilang beses niya rin minasahe. As in, na-appreciate ko talaga ng gusto yung gumawa niyan sa akin. As in, ang galing talaga ni ate. Thank you sa kanya. At ayan, matagal na proseso. I think mga more than an hour kami dyan bago natapos. Tapos si Lola nandun sa kabilang side, nagpapashampo din siya. And I think, nagpagupit ba siya ng konti or nagpa-blow lang at saka nagpa-plancha. I'm not sure kung anong ginawa ni Lola sa buhay niya. At ayan na nga guys, dahil nagmamadali kami, so pinagtulungan na ako nung dalawang ate dyan. Dalawa na sila ang nag-blow ng buhok ko kasi sabi ni Lola, nagmamadali kami kasi uuwi pa. At mag-aalis kami niyan guys kasi kakain yata kami niyan, magdi-dinner kami ng araw na yan. Kaya sabi ni Lola, ano ha, bilisan ninyo, ganun yata. Basta, parang yun ang naintindihan ko. Kaya dalawa na sila yung nagtulungan dyan sa akin. As in, masaya naman ako sa naging service nila sa akin, guys. Tapos, ayan si Lola, guys, oh. Di ko alam kung anong sinasabi niya, pero nagulat na lang ako yung mismong may-ari na ang pumunta para gawin yung buhok ko. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Lola. Kinausap niya siguro. Eh, nakakaya yung may-ari na mismo. Pero ang bait-bait niya. Tapos nakakaliwa kasi ang dami niya achievement when it comes sa pagpapaganda. As in, ang dami niya certificates doon sa kanyang at ayan, at ang bait niya. So, din, ang gaan niya. Nice, ha? At ayan, natapos na nga. Tignan mo si Lola. Oo, sabi ni Lola. Aw, thank you, Popo. Thank you so much. Thank you. Thank you, bye-bye. Look at my hair, Popo. Wow, so light. So light, wo. Wow, this 1 hour. 1 hour only? This 1 hour. Parang dalaga si Lola, oh. Ganda ng buhok, ha? 1 hour and 25 minutes? Yes. No, I have a people. Hello. Tell me, hello. Wow, I like my hair, Popo. Beautiful, huh? Mm-hmm. Thank you so much, Popo. Yeah, I paid you $400. $300 for my cut? And then you... Oh, no, it's so expensive. It's a massage. It's okay for massage. I paid it $400. All together? No. Only me? Yeah, never mind. You? I paid 180 for you. Yeah. Only massage and shampoo, and then dry and then mine 400. Wow, so expensive, guys. So, ayun na nga guys, napag-usapan namin yung bayad-bayad at
Ayan, pasuklay-suklay ako ng buhok ko dyan. Hindi nyo ba napansin, guys? Pansin na pansin ko kasi napanay ang finger comb ko ng aking buhok. Siguro naibago lang ako kasi lagi ako nakatali, lagi nakatarintas yung buhok ko. Parang that time, ang gaan-gaan ang pakiramdam ko at ang, basta, ganun, ang sarap sa pakiramdam. As in, ang saya ko. Thank you kay Lola. Tignan yung udaig niya pa yung teenager sa kanyang buhok. O, diba, maalaga si Lola sa kanyang sarili, guys. As in, kahit may edad na siya, nakakaaliw, parang dalaga lang siya. Yan, out of shape na si Lola, pero marunong siyang pumorma kasi grabe rin yung kanyang trabaho, guys, as in, nung kabataan pa niya. And I'm thankful lang kasi, yan, na-appreciate niya yung aking pagod sa mga apo niya, sa pag-aasikaso ko sa kanila. At, ayan, one way of making me happy daw, sabi niya. Then, naghintay na kami ng taxi at pauwi na nga kaming dalawa. At okay, hanggang sa taxi, guys, eto ang ginagawa ko. Look. O, diba? Suklay. Sige, Ate Jonapi, suklay. Parang minsan lang gumanda. Parang minsan lang gumanda sa buhay si Ate Jonapi. Pagbigyan nyo na, o, diba? Saya-saya niya dyan. O, yan. At bumaba na nga kami. At alam nyo ba, nung pagbaba pa namin dito, yung guard, ito si Uncle Guard, tuwang-tuwa nung nakita ako, sabi niya, ano daw, basta nakalimutan ko na, basta so beautiful. Ayun pala yung sinasabi niya. Kasi nanibago rin siya sa itsura ko. At ayun na nga guys, nung gabi na, lumabas kami buong pamilya nila. Siyempre kasama ako at kumain kami somewhere. At ito yata yung pangalan nun. Ayan, Smoking Tug, something like that. Tapos madilim yung loob ng kainan, para siyang bar or something. Basta napakaganda ng place na yun. Very romantic kung nagde-date kayo or pang family. Basta dim light lang yung mga gamit nila na ilaw. And yan, naglakad-lakad kami, papunta kami ng sasakyan, pabalik ng sasakyan. Naglakad-lakad kami doon sa area na yan. At Christmas time, during that time, it's December guys, kaya ayan, may mga Christmas tree at naglakad-lakad ang buong pamilya. And it was a fun night and nag-enjoy naman kami sa food. Ang mahal-mahal kasi parang buong steak, isang malaking steak yung binili namin. Basta maraming food, na-enjoy ako. Masaya. Yun. Yun lang. The end. Thank you guys sa panonood ninyo and sa pag-support sa mga videos ko. At kung nakarating ka hanggang dito sa dulo, salamat sa'yo. God bless you. Bye!